Kami ni Pedro. Kami tu untuk semua tu. Ano ba yung problema na pinakakalit ng barangay? Unang-una yung kabuhayan. Yung walang tayo sa maraming walang mga trabaho. Yung mga kaya namin dito. Kasi ang karamihan dito nga na po ay pagdagat lang. Medyo malakas ang dagat, malakas ang alon, yung mga paghanap po yung mga tao. Kaya kinakailangan dito sa lamayong mga natapat na doon ang gobyerno na para pag-support ang pamalit ko sakaling mga laot ang mga isla. Meron silang ibang choice na pagkala po. Meron po ba kapalangan ng parangay na hindi mo sila? Oo, kasi totoo lang itong parangay namin sa 2026, wala kami era. Meron lang kami nagkaroon ng era, bago itong taon lang ito. Kaya, yung mga nakaramarami sa lang kulangan, maraming kulang, maraming hindi namin na nagawa ng gaya sa kulang kami. So, subsidy namin na nagaling niya sa mga sisyo. Ano sa napakaliit, aming parami yung mabiti, hindi namin sa anong kaya. Hindi namin sa anong na si Alos ang mga kulang kami minsan, mga kalsada, hindi namin na maayos. Ilaw, yung mga gaya nito, wala kami. Wala kami yung kapit, wala kami yung... Kaya mo, yung... Kasi hindi kami lang, sila yung portal din dapat si Barangay. Kaya mo, wala niyo pa lang, bago pa lang kami magkakaroon ng kaya na. Bago pa lang siguro namin masasabi. Ito mga garating na taon. Brief history of the barangay. Through the organization of the core group headed by Kagawad Rizador A. Calva spearheaded the move to divide Panakan into two separate barangays. Simultaneous signature campaign to all Puruks, we conducted unfavorably the division of Panakan 1 and 2. However, the barangay council strongly opposed and shewed negative stand on the move of the core group. Favorably, the core group endorsed their position papers to the Sangguniang Bayan of Nara, Palawan. After the regular session of the Sangguniang Bayan of Nara, Palawan, the Committee on Barangay Affairs chaired by Seferino Genovee together with Vice Mayor Bayani Agapito, Randy P., Wenceslao Ignacio and Enga. Ray Maranan, DILG Office, Nara, Palawan, conducted consultative meeting to all Puruks of Panakan. Positive reactions and acceptance from the residents showed to the division of Panakan 1 and 2. Mayor Lucena D. Damala strongly endorsed to the Provincial Board of Palawan, Puerto Princesa, Palawan for their reference, evaluation and approval of the division of Panakan into two separate barangays. Subsequently, the Committee on Barangay Affairs of the Provincial Board of Palawan also conducted a consultative meeting in the Municipal Lagoon of Nara, Palawan, wherein all interested parties were invited in an open forum to the public for question and answer portion to determine the pulse of the General Assembly. The delegation from the province composed of Governor Dave Ponce de Leon, Evelyn Rodriguez, Chairman, Edmundo Valerat as member, Gil P. Acosta, Vicky de Guzman and Alice Fabelin. Ernesto Clacuna, Majority Floor Leader and Chairman of Revision of Laws, delivered his opinion and position to the division of Barangay Panakan into two. After same months passed the Sangguniang Panlalawigan after a thorough evaluation, approved the resolution to an Ordinance No. 935 and amended by Ordinance No. 579 dated August 15, 2006 and finally signed by Joel T. Reyes, Provincial Governor of the Capitol Building with Hon. Vice Governor Dave Ponce de Leon in the presence of the Provincial Board and the entire core group on August 26, 2006. The plebiscite took place on December 16, 2005 at Panakan Elementary School. The result was an overwhelming margin of YRS votes from the voters and finally Barangay Panakan 2 declared by the COMELEC, Nara, Palawan as the 23 Barangay of Nara, Palawan. Ay, Jenny! Ay, Jenny! Anong name na? Sabi mga atras konti! Igadayot ko daw sa yung pangalan na saan ko nakuha yung pangalan na bali ito,
kinukuha ko ito dati kasi is dayuhan. Sa dayuhan, dahil dayo po kami, kaya kinukuha ko sa dayuhan, hindi po kasi kami taga rito. Yung pag-registered ng 70i, mayroon po kapareha po na dayuhan, napag-may-ari po ng isang foreigner, pinapalitan ko po, binadayo. Magkalapit lang po sa dayuhan, binadayo. Yun po ang ginawa namin, dahil kami ay hindi po taga rito, dayo lang, kaya pinapa namin, binadayo. Kailan po nag-start yung business niyo? Nag-start po ito, bali ano na ito eh. Apat na taon na po ito. Nag-start po ito September 21 po ang start po ito. Ang dinadayo mula sa dayuhan hanggang dinadayo po. Apat na taon na po ito. Magkano po ang puhunan ng bago pa lang po kami magsimula ng business? Puhunan ka mo. Kami dito unang-una. Wala kami puhunan. Nagsimula lang po ako sa paglalako ng balot, mga kakanin dito sa Nara. Pinagtagaan ko, kaya nagkaroon kami ng kunting puhunan. Ito na ngayon, sa pagsisikap, lumago, ito na sa ngayon. Nagiging limang branch sa puto. Aborlan, tatlong branch dito, at saka sa Rio Tuba po. Naging successful po ang business mo? Naging successful? Oo, successful po ito, 100%, 101% po successful po ito. Walang buda, walang pandaraya, mula sa hirap at pagkisikap namin makasama itong dinadayo po daw sa nito. Magkano po ang kabuuan ko dano sa kabuuan? Sa kabuuan po, dito lang sa dinadayo, kumikita kami dito, nasa mga 30 to 40 ang kita namin dito. Anong problema na pinakaralan ng business ko at paano mo po masasunod? Wala problema man darating, so yun lang naman eh, pakumbaba lang sa mga tao, bilang-bibila. Basta kami, bilang kami nakupag-away, lalo na sa mga tao, hindi maganda yung ngari sa establishment namin. Pakumbaba lang kami, pinapaubayan na lang namin sa Panginoon para lalo pang patibayin ang aming negosyo at aming pagtatsaga dito sa Nara sa aming negosyo. Pwede po ba kayo magbigay ng payo na paglami kayo pumasok sa isang negosyo? O, sa lahat po ng mga may asawa man o walang asawa, kung kayo po mag-negosyo, kunting tsaga at sipag lang, tingisin lang naman kung ano ang meron. Unang-una, mag-pray, hihingi sa kanya sa taas ang lahat ng mga pangangailangan, lalo na sa mga bagay na tayo ay ating bibigay sa ating mga pamilya na mula po sa ating hirap. Napayo po sa mga gusto papasok pa sa ganitong negosyo. Tsaga, tiis, yun lang po ang kailangan sa bawat isa ng taong gusto magkaroon ng business. Yun lang. Hi, po, sir. Thank you. Ano bang pangalan siya? Ano bang pangalan ng store? Charlie Castor. So, nang tanong ko lang po kung paano kayo bumibili sa market. Kung bulk ba or yung patingi-tingi? Kailangan purchases. Tsaka number one, pagkindahan. Kung saan may promo. Kasi malaki ang Mancebo pag may promo. For example, yung promo si Nescafe may puno plus one free. Mas malaki ang kikitain. Kasi per graso, okay din naman, may tutubuin ko. Pero mas maganda kung may mga samples yung mga free. Madam Joanna daw. Iba may mga ano sila yung mga Nescafe nila, may mga free. Basta yung mga free. Parang package mo lang. Package may free. Yan ang berang dyan. Kaya dapat per boxes kasi may discount sila eh. May mas mababa yung pag per box kaysa sa per can. Baka sa mga sardinas, pag per can, malaki ang price nila. Pero pag per cases ka, discount sila may just 1 or 50 cents. Malaking bagay kasi, sample ko, ang 50 cases is 100, sa isang carton may 100 box. Malaki sa amin tindahan yung discount at 50 cents kasi magkano agad yun. Or sa ibang pizza, kwenta rin yun. Malaki yung 100 cans eh.
So paano naman po mga mga perishable na goods, kunyari yung mga gulay-gulay nun? Ano lang din po? Parehas lang din po? Ganun din, kailangan marami ka mamili nun. Sa gulay. Kasi kung nga, kasi di ba yung halimbawa, bibili ka sa food. Mas maganda kung tabuan eh, kasi sa tabuan, sa example lang. Di ba yung 20 pesos na mga gulay nila, hinahati nila sa tatlo yun. Sa per 10 pesos. So, kaya tila patak ng gulay. Hindi kasi sigurado kasi minsan sa isang araw mayroong mababang binta, mayroong din mataas. Kaya hindi mo ano yung ano yung isang buwan. Anong problema po ang kinakaharap ng business ninyo at paano po ninyo ito na solusyon nyo? Sa akin, pag maulan kasi natumal. Diba yung juice kasi kailangan sa mainit lang siya lagi at kayong halo-halo. Kaya yung ginagawa ko para ano, kasi mas mabinta yung turon kahit na maulan. Yun ang dinadamihan ko bago kinukuntian ko na yung juice tsaka na ano ako ng halo-halo at just yun. Uli po ba kayo pagbigay ng kayo sa mga nagpaplano po ito lang wala po na gumagawa sa isang video? Kailangan maging ano lang yung pagkagaan, pagkagaan ka talaga. Nakamasino. Kailangan na si safe talaga ng ano, halimbawa kayo save ka ng panibagong tumunan mo para in case man na ano, magiging mahina, may pantapal ka dun sa ano na lulu. Maraming salamat po. Thank you po. Ang ganda ng mga kumbayaan. Ano ang pangalan ninyo? Genji. Hi! Ano po ang hanap buhay niyo? Nakalagay sa lamesa! Magkano po ang pinigitin mo kada araw? Hindi alam yung ano, mayroong pare-pareha. Saan ang huli yun? Minsan may huli, minsan marami, minsan talaga. Depende sa panahon. Sapat po ba ang pinigitin niyo kada araw? Hindi lang natin siguro makakasapat din pero sabing nakaluang-kuluang ka baka hindi rin ano talaga pero kung sapat ka nakakasapat din kita talaga. Paano po ninyo pinapasya para sa pamilya? Binabudget lang kung anong pinakamababang kuwan na makapangtawid lang sa pagkain, yun lang ang uunahin. Paano po kayo mamalingke? Kung multuhan po ba o tumitingin? Depende kung may pira. Pero kung extra pwede yun. Salamat po. Salamat po.